So yun nga guys, update tayo. So negative na si Sara Duterte sa pagka presidente. Hindi na siya tatakbo sa pagkapangulo, which is napakalaking bagay para sa ating mga supporter ni BBM at para sa mga tao na ayaw nang makabalik yung mga dilawan sa posisyon. Diyos ko. Ay nako, napaka-easy na lang po ito. So ang inihintay na lang natin is kung si PRRD o si Pangulong Rodrigo Duterte ay sumubstitute kay Bongo para si Bongo makabalik doon sa Senado. Meron pa siyang 3 years, 'di ba? Sayang din 'yon. So malaki din ang maitutulong ni Bongo sa Senado, lalong-lalo na kapag administrasyon ang mga nakaupo. So guys, malaking bagay 'yan kasi magiging napakadali na kay BBM yung sa pagka-presidente. Sabi nga nila, 'di ba? Sabi natin na magiging formality na lang yung election na yan dahil talagang 80% ng bansang Pilipinas is talagang ang sinisigaw na is Bongo. Sabi nga nila, kung hindi ngayon, kailan pa? Nako, wala na. Tapos na ang dilawan. Halos tapos na ang maliligawang araw ng mga dilaw. Ay, pink na pala ngayon sila. So, pinalitan na yung kulay nila. Kulay pink na. So, ayun. Gusto ko lang din pong ipaalam na hindi po ako anak ni Lenny. Anak po ako nung nanay ko na si Orita Ramos. Dahil sabi nga ni Lenny, siya ang nanay ng bansang Pilipinas. Hindi po ako kasama doon. Kayo po, ano po ba masasabi nyo? Kasama po ba kayo sa sinasabing anak ni Lenny Robredo? Oh. Ayun guys, napakasayang ulat nun. Napakasayang update na si Mayor Sara Duterte is tatapusin niya talaga yung huling termino niya sa pagka-president, sa pagka-mayor. Pasensya na, masyadong mali-mali at nabubulol ako dahil nga ngayon ko lang na-receive habang may kinakalikot ako dito sa motor ko. Nilagyan ko nito. So, habang may kinakalikot ako, may nag-message sa akin at ipinakita na si Sara Duterte nga ay nag-post na sa social media niya 1 hour ago na talagang ire-representa niya ang mga taga Davao bilang siya ay isang alkalde. So, ang inaabangan ko na lang guys yung substitution ni Pangulong Duterte kay Bongo. So, talagang malinaw na malinaw yung sinasabi natin na Bongbong Marcos at PRRD. Diba? Napakalaking hakbang nito para sa Pilipinas. Napakalaking iuunlad ng Pilipinas itong tandem na to. Mangyayari yan. Mag-intay lang tayo hanggang November 15 naman ang pwedeng mag-substitute si Pangulo Rodrigo Duterte. Para wala na, tapos na, talagang sunog na ang dilawan. Dahil kahapon ang pinapanalangin ng mga supporters ng mga dilawan si Sara at si Bongbong Marcos magbangga dahil umaasa nga sila na yung boto ni Sara at ni Bongbong ay maghahati at bigla at syempre aangat yung boto na solid ng mga dilawan. Pero hindi na mangyayari ngayon yun. Baka straight 18 million BBM. Tapos na ang laban. Landslide na to. Formality na lang yung Smartmatic na yan. Madaming matutuloy, madaming programa si Bongbong Marcos. Madaming pabubuksan, madaming itutuloy, madaming bababa ang presyo. Magiging mataas ang value ng pera natin dahil ako'y naniniwala dun sa sinasabi ni Imelda Marcos na yung mga katibayan nila at mga dokumento nila ang makapag-aahon sa bansang Pilipinas. Yun. So, yun lang yung quick update natin. And then, uulitin ko, hindi ako isa sa anak ni Lenny Robredo. Anak po ako ni Orita Ramos. And, yun po, sino pa po ba dito ang ayaw na maging nanay si Lenny? Ang sinasabi ng mga dilawan, kung yung tatay nga tatay digong tatay kayo ng tatay digong yun, ang nagki-claim is yung mga supporters, which is tayo, di ba? Hindi kine-claim ni Pangulong Duterte na anak ko kayong lahat.
ang supporters mismo ang nagsasabi na gusto namin tatay ang touring namin sa inyo dahil alam namin kung gaano mo kamahal ang bansang Pilipinas. So, ayun lang po ang update natin, guys. Sure na po yan. BBM all the way. Wala na pong kawala yan. So, yung 20% na magiging boto para sa mga Dilawan, maghahati-hati. Sila ang maghahati-hati. Isko Moreno, Sara Duterte, sumama na din dyan si pambansang Kamao, Manny Pacquiao. Makikihati na din sa kanila yan dahil sila yung mga opposition. Pero ngayon, ang pinaka-main opposition nila is si Lenny nga. Yung kulay dilaw, ginawang pink na. Dahil daw, mas matindi daw ang laban ng kampo nila. Dahil anak daw ng diktador yung posibleng makabalik sa Makalakanyang. Diba? So, yun lang yung araw-araw kong nakikita na plataforma nila na ibinabalanda nila sa tao na ayaw lang nilang makabalik yung mga Marcos, 'di ba? Pero may mga patunay talaga na talagang itong mga Marcos is talaga namang napakaginhawa ng buhay dati nung panahon ni dating Pangulong Marcos. Kasi kung lagi kong sinasabi sa mga vlogs ko na kung walang usok, kung walang apoy, walang usok. May usok eh. Lumalabas yung mga magagandang nagawa ni dating Pangulong Marcos dito sa bansa natin. Kaya, eto, lumabas sa social media, naging pre ang social media, hindi nila ma-itemize lang kung ano yung gusto nilang interviewin or kung sino lang yung gusto nilang interviewin, kagaya nung ginagawa ng mga mainstream media na pipiliin nila kung sino yung i-interviewin nila, tapos sa kanila ilalabas. Kung meron silang ma-tsempohan na ma-interview na kampe kay Pangulong Marcos, hindi nila ipapalabas. Ganun kasimple yon. Pero dito, dahil nga sa social media, pasalamat tayo sa social media, dahil lumalabas, wala nang nakakapigil. Diba? Kagaya ko, kahit sino pwede kong interviewin na pro Marcos at pwede kong ilabas dito sa aking munting channel. Diba? Ganun kasimple yon. Kaya ngayon, yung usok nagsisilabasan sa social media kasi wala nang pumipigil. Unlike yung malalaking kumpanya, mainstream medias, talagang pag sinabi ng boss nila, eto ang kailangan nating ilabas, eto lang ang kailangan natin na suportahan, ipalabas natin na si Marcos is masamang tao. Ganun ang mangyayari. Dahil may sinusunod silang mga boss at etong mga malalaking kumpanya na to ay sumusuporta doon sa mga Dilawan. Kaya, mas tangkilikin nyo po yung mga vloggers ngayon. Kahit hindi ako, kahit yung mga, basta yung mga vloggers na alam nyo na ipinapalabas yung pantay at yung lahat ng katotohanan. Hindi lang yung kung ano yung gusto nilang ipalabas, yun lang ang ipapalabas nila. Ganun kasimple yun. So, piliin natin yung mga vloggers na susuportahan natin dahil nandiyan yung katotohanan. Sa mainstream media, wala na tayong aasahan dyan. Kung di, puro kasinungalingan at puro pagpapakita na si Ferdinand Marcos ay masama. Muli po, ang laban ni Bongbong Marcos ay laban nating lahat. Laban ng buong Pilipinas. Para po sa pagbabago, 'di ba? Bongbong Marcos at PRRD.